who is joining us via Zoom. Senator, welcome. And welcome back. Robbie just governor still. Robbie, Ed, Professor Ed, Lucy, Mano Orly, Senator Orly, magandang gabi po sa inyong lahat at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Pagbati mula sa lalawigan ng Sorsogon. Sorsogon. Sabi ni Senator Orly, idiretso ko na raw. Senator Chiz, pinag-uusapan namin ang pagbabalik ng Marcos sa Malacanang. Hindi naman kaila sa inyo ang mahabang istorya rin na yan. But him running under the platform and the promise of unity, sa ngayon, like we said, Lenny Robredo, kasama nyo sa Bicol, said a lot of really good things yesterday as a message, conciliatory and also reassuring her followers, but also stopping short of a concession. What do you see in the immediate days, kahit bago pa ma-proklama, but starting today, starting tomorrow, what do you see by way of things that will heal, should heal, and will be difficult to heal? Ang pabigat, ang hamon ay hawak ni dating senador. Hindi ko ba pwedeng sabihin president-elect, pero pwede na rin siguro president-elect ang Bongbong Marcos. Kung paano talaga patotohanan yung kanyang mensahe ng pagkakaisa. Dahil sino man ang mananalo, ngayon mukhang siya na, magiging presidente siya ng bawat Pilipino. Bawat Pilipino, binoto man siya o hindi, bawat Pilipino, gusto man siya o ayaw sa kanya, bawat Pilipino, minumura man siya o sinasabing I love you sa kanya. Hamon ito para paghilomin ang sugat ng nagdaang 10 araw na pangampanya na hindi maikakaila. Isa sa pinakamainit na kampanya at eleksyong nakita ko. Hindi dahil nag-aaway, nagbabangayan o nagpapatayan ng mga kandidato. Dahil nag-aaway, nag-unfriend, nag-unfollow ang mga supporters. Dahil lamang sa magkakaibang kulay na dinadala nila. Hamon ito sa bagong administrasyon, kabilang na ng pandemya, kabilang na ng muling pagbangon ng ating ekonomiya, ang muling pag-isahin ang ating bansa. Sana hindi mabigo ang ating magiging bagong halal na pangulo na harapin ang hamong ito at mapagtagumpayan at malampasan ang hamon na ito. Sir, you do have a curious and unusual vantage point. Well, of course, first of all, you supported Lenny Robredo, but at the same time, well, of course, your father also was also one of the cabinet members of former President Ferdinand Marcos. So let me ask you this: from your point of view, how should Filipinos, ordinary Filipinos, move forward from this election? What is the right attitude for Filipinos to go on to May 12, May 13, and so on down the line? Simple lang, Ed. Mahirap man tanggapin para sa mga bumoto sa hindi nanalong kandidato. Simple lamang. Sa isang demokrasya, ang dapat nating sundin ang boses ng mas nakararami. There is only one rule that we should follow in a democracy, what the majority wants, whether we agree with it or not, whether we sided with it or not. Para sa akin, sa mga susunod na araw, dapat tanggapin, galangin at respetuhin natin ang mandatong binigay sa mga nanalong kandidato. Presidente, vice-presidente, senador, congressman, governor, bokal, vice-governor, mayor, vice-mayor o konselman. Sang-ayon man tayo sa desisyon na yon o hindi. Dahil may mandatong binigay sa kanila. Lalo na sa kaso ni Senator Marcos, napakalaking mandato ang binigay sa kanila. Kung tating titingnan sa isang perspektiba, yung lamang ni Senator Marcos sa kanyang pinakamalapit na katunggali, halos katumbas ng botong natanggap ni Pangulong Duterte noong nagdaang eleksyon noong 2016. Hindi yun matatawaran. At mula noong nagsimula yata akong bumoto noong 1992 sa presidente, wala pa akong nakita ang ganito kalaking lamang. So siguro naman bigyan natin ng puwang pagkakataon at siguro lugar sa ating puso at isip na suportahan lahat ng magagandang layunin niya para sa ating bansa bilang paggalang na lamang sa mandatong tinanggap niya sa napakaraming mga Pilipino sa nagdaang halalan. Governor, kasama po natin si Lucy Cruz Valdez via Zoom LCV. Hi, ma'am. Hello, good evening. Hello, good evening. Ako ang tanong ko ganito eh. Dahil sabi na natin, no, kakaiba talaga itong magiging pangulo natin dahil na rin sa kasaysayan na pinanggagalingan ng lahat ng ito. No? Ang tanong ko, how will his first 100 days be, and will he even have a honeymoon period?
Now, curious ako doon. Because, aminin na natin, no? His election is different from all the other recent elections of presidents that we have had. Are we going to expect a normal first 100 days and a normal honeymoon period if there will be any? I don't think so, Ma'am Lucy. Tinignan natin ang mga nagdaang panguluhan. Yung unang sona, usually walang rally yan. Give chance to run, ika nga, honeymoon period ang tawag ng iba. Pero kanina, pinapakita pa lamang with 98-99% of the votes na mananalo na si Senator Marcos, eh may nagra-rally na agad sa COMELEC at sinasabi ng nagkaroon ng dayan. Yan ang isang malungkot na bahagi ng politika sa Pilipinas kung saan dalawang klase lamang ang uri ng kandidato, yung nanalo at yung dinaya. Kaya binabati ko yung mga kandidato na formal na nag-concede sa kanika nilang mga katunggali matapos nilang matalo sa isang halalan. But having said that, Namluchi, hamon ito, gaya ng sinabi ko, kay Senator Marcos, kay President-elect Marcos, na ang kanyang plataforma ay kaugnay sa pagkakaisa, na pagkaisahin ng ating bansa. Hamon ito na isama yung mga ayaw sa kanya, yung mga hindi bumoto sa kanya, na maniwala o hindi man maniwala at sumuporta, na isama sa plataforma, programa at layunin ng kanyang administrasyon para maramdaman nila ang presensya ng gobyerno. Dahil alalahanin natin, sino man ang mahahalal sa halalang ito, pangulo man o konsehal, dapat pantay niyang pagsilbihan ang bawat isa sa atin nang walang pinipili, walang kinikilingan. Pwede siguro niyang piliin yung mga kampi niya para i-appoint sa iba't ibang pwesto. Pwede niyang piliin yung kapartido, kaibigan, kakilala, may tiwala siya. Pero pagdating sa serbisyo na binibigay sa ating bansa at mga kababayan, dapat pantay niyang bigay yon nang walang pinipili at walang pinapaboran upang sa gayon mapatunayan na tunay ngang pangulo siya ng bawat Pilipino at ng buong bansa at hindi lamang ng bumoto sa kanya. Senator Escudero. Okay, alam naman natin na dapat yun, no? Governor, Senator. Alam naman natin na dapat yun. Ang tanong siguro dyan is, gagawin kaya niya yun sa pagkakakilala mo? Base sa pagkakausap ko sa kanya, nakita kami sa Cagayan de Oro noong nakaraan. Oo. Pero siguro panahon lamang ang makakapagsabi, Ma'am Lucy, dahil lahat naman siguro na nahahalal, palaging maganda ang intention at maganda ang hangarin. Ang hamon ay kung kayang gawin yan sa tatlong taon, sa particular na kaso ng senador at presidente, kung kayang gawin yan ng anim na taon, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan. Yan naman palagi ang hamon sa sinumang halal na opisyal na panindigan at tayuan ang kanyang layunin, prinsipyo at adhikain. Araw-araw, napapasok siya sa opisina kahit habang natutulog at kada pagising tuwing umaga. Senator, let's be honest about it. Kahit bigyan ng puwang at pagkakataon ang isang Pangulong Marcos na gampanan ng kanyang mandato at kanyang layunin, sa totoo lang, maraming mga bagay na tawagin na lang natin magiging awkward, di ba? Pagdating sa PCGG in particular, I want to ask. Sinabi niya, ang gagawin natin, palalakasin ng PCGG, palalawakin natin at lahat na lang imbestigahan. Two questions there. One is the PCGG, as Senator Ping Lacson pointed out, specific ang mandate niyan para habulin ng mga nakaw na yaman ng mga Marcos. It is created by an executive order. It's under the executive branch. Pagka pinamunuan ng Marcos, paano niya papalakarin with credibility yan? And I guess, more important to you as one of our legislators, paano palalakasin ang PCGG and how do we ensure its independence under a Marcos administration? Robby, hamon yan para sa kanya. Hindi niya ako tagapagsalita para ipaliwanag ang gagawin niya dyan. Pero hayaan mong sabihin ko na lang ito kagutin ng bagay niyan. It's been 36 years since the PCGG was created. Kung hindi pa nila nahabol makalipas ang 36 taon na malamang lumamig na kung ano man ang track o trace na kanilang hinahanap, eh paano natin maaasahan na mas mainit pa yung kanilang pwedeng habulin na mga ari-arian at propriedad na hindi nila nahabol sa nagdaang 36 taon?